Nakasuot pa ng vest ng DSWD ang 30 taong gulang na lalaki nang hulihin ng mga pulis kasama ang DSWD Field Office Region 10 sa Balulang, Cagayan de Oro City. Gamit ang peking ID, nagpapanggap umano ang lalaki na empleyado ng ahensya at saka nangongolekta ng 350 hanggang 500 pesos kada pamilya kapalit ng paglalagay ng pangalan nila sa listahan ng mga bibigyan ng ayuda. Lumalabas sa investigasyon na umabot na sa 1.2 million pesos ang kanyang nakuha mula sa mga biktima sa loob ng 4 na taon. Ang mas ikinababahala ng DSWD, bahagi umano ng mas malaking sindikato ang suspect at may mga kasama siyang nag-ooperate sa Maynila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Nakakolekta na umano ang mga kasamahan niya ng aabot sa 14 million pesos. Hindi po kami naniningil para kayo ho ay makatanggap ng benepisyo sa DSWD. Libre po ang mga benepisyo. Wala pong kapalit. Doon po sa mga sindikato, isama ko na ho rin mga fixers dyan sa labas po ng DSWD. Itigil na ang inyong kalakaran. Nakatakdang sampahan ng kasong usurpation of authority, swindling at falsification of documents ang suspect. Nagpaalala ang DSWD na hindi pwedeng mag-recruit ang isang tauhan ng barangay para maisama ang isang pamilya sa listahan ng mga 4Ps beneficiaries. Dapat anila, mga otorisadong tauhan ng DSWD ang kausapin tungkol sa mga ayudang ibinibigay ng ahensya. Mas pinag-iingat ang publiko ngayong mainit ang usapin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa cabinet meeting kahapon, inanunsyo ni Secretary Erwin Tulfo na 1.3 milyon na pamilya ang nakatakdang graduate dito. Ito aniya ang mga pamilyang tinawag na non-poor o yung mga gumanda-ganda na ang buhay at nakapagpatapos na ng mga anak. Graduate na ho yung mga anak ho nila, di ho ba? May trabaho na ho sila, medyo malaki na ho kinikita. Yung mga anak nila na sa OFWs na ho, natutulungan na ho sila, inaalis na ho natin para yung kanila pong pwesto na yun, ibigay naman natin doon sa mga wala pong natatanggap at all. Ang pag-graduate mula sa 4Ps ay patunay aniya na epektibo ito sa pag-aangat ng mga pamilya mula sa kahirapan. Tulad na lang ni Mang Alan na mas nakaluluwag-luwag na sa buhay ngayon. 3 taon na siyang graduate sa 4Ps dahil napagtapos na niya ang kanyang 3 anak. Malaking tulong po yung 4Ps sa amin. Masaya, siyempre nakapagpatapos ako ng 4 na. Mas umayos na rin ang buhay ni Aling Corazon mula sa Talim Island sa Rizal. Kaya handa na rin siyang graduate dito. Nakatapos na yung anak ko, siyempre napaganda na rin namin yung bahay namin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa Pantawid pamilya. Ngayon po ay okay na po kami. Kapag nalinis na ang listahan, 15 billion pesos mula sa pondo ng DSWD, ang pwedeng mapakinabangan ng ibang pamilya sa waiting list. Nasa mahigit 10 milyong Pilipino ang naghihintay na i-assess ng DSWD kung sino ang pinakanangangailangan na makapasok sa listahan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.